baby girls. Welcome back to my channel. So, wait. Tagilid. So, I wasn't really planning on making this video. By the way, today, I will be doing a mukbang or mukbang. I don't know paano siya i-pronounce. Hindi ko talaga pinaplano na gawin tong video na ito. Pero, ang dami kasi nang naluto kong pancit canton. Kaya, I thought I would do a mukbang. Ano to, yung Payless na big pancit canton. Tapos, usually kasi kapag naluluto ako, like yung Lakini, dalawa talaga yung niluluto ko. And then, with this, dalawa yung niluto ko. And ang dami-dami niya, nakakaloka. Init-init pa niya, guys, if you can see the smoke. Pero, along with the mukbang, while I am eating, expect na meron mga ganun na sounds kasi kumakain ako. And I also have some Hawaiian punch right here. Actually, kakatapos ko na mag-film ng 5 videos, so it's time to eat. Pero, mag-film pa ako. Tapos, while I'm eating, I'll also share with you yung love story namin ni Kenneth. Kasi ang dami sa inyo nagre-request nun. So, today is the day. I will do that video alone. Kasi ayaw ni Kenneth yata. Tapos, busy-busy si Kenneth. Matagal makipag-appointment sa kanya. So, magsimula na tayo. Kain na tayo, guys, kasi gutom na gutom ako. 5 videos ba naman yung film ko? Talak ako ng talak, guys. Nanonood kayo kay Kim Tai? Yung inaganyan niya yung noodles. Hindi ako masyadong marunong with chopsticks. Pero, yan o. Ginaganyan niya. Na-amaze ako sa kanya. Kaya, ipa-follow ko siya. Mmm! Yung minix ko is calamansi tsaka hot and spicy. Mas masarap yung ano pala sa akin, yung Lakini. What's your favorite pancit canton? Tell me in the description box below. By the way, pasensya na if you hear the aircon sa background kasi nung nag-film ako kanina, walang aircon, so ang init-init, so pasensya na, I have to turn it on, guys. So, let's start. Kenneth and I, Kenneth is my husband, by the way. We've been together for 9 years and some months. 9 years ba? Yeah. We've been together since April 22, 2008. I was 18, he was 18 as well. Oh no, 17 pa siya noon kasi November pa yung birthday niya. And then, noong 2007, June, doon ko siya first nakita kasi naging blockmates kami noong college. And when I first saw him, nagustuhan ko na siya kasi he had this look on his face na parang so goofy. Yung face niya talaga is super goofy. Tapos, first day of classes, alam ng lahat na hindi mag-uniform, pero siya naka-uniform. So, goofy talaga siya. He's so funny. Tapos, he doesn't try to be funny. Like, naturally funny lang talaga siya yung mga ginagawa niya, yung mga sinasabi niya. Hindi niya alam na funny na pala. Parang, nagtataka siya bakit tumatawa yung mga tao. And that's something that I really liked about him at first. Kasi I like funny guys. And then isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is that he looks so fresh and super mabango all the time. Mabango naman talaga siya kasi addict siya sa pabango, guys. Kung hindi niyo pa alam, addict siya sa pabango. Pero not as much as me. And then yung time na yun, guys, ayun, crush ko nga siya. Pero hindi pa yung super crush talaga. Parang, he's cute. Parang ganun. So, meron akong crush sa school. Tapos, meron din akong isang crush, pero hindi ko siya classmate. Schoolmate lang, pero magka-ano din kami, magka-batch. And then, I had this one friend
na sabi niya, si Kenneth daw is looking for a textmate. Or parang merong number si Kenneth sa kanya, tapos si Kenneth daw madalas nag-group chat. Or no, group text pa yun, group text. Yung mga nagsisend siya sa lahat ng tao kasi only, tapos naghanap ng ka-text. Ganun siya. Pero I think my girlfriend siya at that time. I'm not sure. Yeah, parang my girlfriend siya at that time. And then, sabi ko, talaga, nag-group text siya. Sabi ko sa kanya, ibigay mo yung number. Sabi ko, ibigay mo yung number ko sa kanya, baka gusto niya akong ka-text. So yun, binigay naman nung friend ko na lalaki yung number ko. Super close kami nung lalaking yun. Siya yung lagi kong kasama nung first year, kaya lang nag-transfer siya to a different school. Anyway, yun, binigay niya yung number ko, tapos nag-text si Kenneth sa akin. Kahit na alam ko na siya yun, sabi ko pa, sino to? Sabi niya, ano ba yung sinabi niya? Guwapo mong classmate ba yan? Guwapo mong classmate? So sabi ko, meron pa akong guwapong classmate? Parang wala naman. Tapos sabi niya, grabe ka naman. Meron ka kayang guwapong classmate. Nasa likod mo nga. Nasa likod ko daw na chair. Tapos sabi ko sa kanya, sa likod? Wala namang lalaki sa likod ko. Sabi niya, meron. Kapag tumingin ka sa kanan ba yun? Merong lalaki. Sabi ko sa niya, sinasabi ko pa, si ito, hindi. Ano ko, sino ba? Wala na akong ibang kilala. And then, sabi niya, start ng letter S. S? Sino S? Sabi ko, Savior, kasi Savior yung apelido ni Kenneth. Sabi niya, oo, si Savior, si Kenneth. So, yun. Kinikilig ako super at that time. Kasi noon, super strict talaga ng parents ko, guys. Like, meron akong curfew. Like, pupunta ako sa SM, kailangan 1 week before magpaalam ako. Naalis ako, gagala. Tapos, meron akong curfew, 6 p.m. Dapat daw, umuwi na ako. Tinatawagan talaga ako, nasaan ka na? Umuwi ka na. Nakakaloka. Pero, noon talaga yung parents ko. They're very strict. Tapos, sabi nila, at 18, pwede na daw ako mag-boyfriend. So, since 17 pa ako at that time, ayun, nagte-text-text kami. Pero, hindi pa kami talagang matatawag na MU or fling-fling, talagang friends lang. And alam ko naman, marami din siguro siyang ka-text-text or ka-fling. Or nakalimutan ko kung meron ba siyang girlfriend at that time. So, yun, text-text kami. Pero, parang wala lang, parang friends lang talaga. Tapos ayun, habang tumatagal, nagte-text-text kami. Hindi pa rin siya yung totally, ano matagalog doon sa tagad. Hindi pa rin siya totally nag-kumakausap sa akin in person. Or yung nakikita kami, walang, hi na, walang ganun. So, tinanong ko siya sa text, bakit ganun? Bakit hindi niya ako pinapansin in person? Baka nahihiya siyang pansinin ako. Kasi mataba ako. I mean, I wasn't that fat noon. Ano lang ako. Actually, hindi talaga ako mataba noon. Parang chubby lang, ganun. Sabi niya sa akin, nahihiya daw siya sa akin kasi medyo, ano daw ako? Parang mayaman daw ako at socialin. Kaya, hindi siya makapag-hi sa akin. Nahihiya daw siya. Pero, dun sa mga friends ko, nag-hi siya. Sa akin, hindi. Sabi ko, anong social? Hindi ako social, hindi ako mayaman, ganun. Nagko-commute lang ako, papunta ng school, pa-uwi, minsan hinahatid ako, ganun. Sabi niya, ako nga, naglalakad lang ako. Nakakaloka talagang lalaking yun.
Sabi niya, ako nga, naglalakad lang ako kasi wala na akong pang ano, wala na ako pang, kasi Tagalog gana, wala na ako pang pambayad sa jeep ba? Pamliti. Sabi ko, huh? Kawawa ka naman, nakakaloka. Ang haba ng story ko, guys, pasensya na kayo. Simula pa to nung una kami nag-text. And then, napaniwala niya talaga ako, naglalakad lang siya pa uwi. Pero, nung isang time, sumakay ako doon sa friend ko, isa pang ka-close ko talaga nung first year college. Sumakay ako sa kanya pa uwi kasi pareho kami taga Lapu-Lapu. And then, nakita namin siya na nakasakay sa van, tapos nasa likod pa, kasama yung isa naming classmate. And we found out, meron pala siyang driver. Nakakaloka tong lalaking to. Mas mayaman pa to sa akin. Pero, I mean, siya yung mayaman. Ako, hindi ako mayaman. Meron siyang driver. Ako, nagko-commute lang ako. Nakakaloka tong lalaking to. Kaya yun. Ewan ko ba, bakit ayaw niya malaman ng iba na meron siyang driver. Tinatago niya. Tapos, he just acts sa sinasabi niya na, kasi sila Kenneth, doon sila nakatira noon sa yung lugar ba na parang binigay lang ng government sa mga tao, yung ganun, doon sila nakatira noon. Tapos, ayun, nakatrabaho yung papa niya sa labas, kaya medyo naging okay yung lifestyle nila. Tapos, nag-transfer sila dito sa Consolacion, tapos napagawa sila ng bahay. So, ayun yung malaman ng mga tao na, like, malaki yung bahay nila, gusto niya, malaman ng mga tao na doon siya nakatira, doon sa lumang bahay na tinitirhan nila. Parang gusto niya mag-think yung tao na mahirap lang siya, ganun. Ewan ko bakit ganun siya. I'm not sure why. That's also another thing that I liked about him kasi he's not boastful and he's very humble as in. I also knew that he was very nice, and may problema lang siguro sa kanya before is that, I don't know, I thought na medyo chick boy siya, pero sabi niya hindi naman, one woman man lang talaga siya, it just happens that one woman ngayon, one woman mamaya, ganun, parang pang months lang yung girlfriends niya. Parang wala daw naglast sa kanya na girlfriend niya. Super matagal na umabot ng year. Ako lang daw. Ewan ko kung bakit. Maybe it's love. Char. Tapos, I don't know, after a few months yata or weeks, nagkaroon na siya ng isa pang girlfriend. Naisip ko, baka nga pang friend lang ako. Baka hindi na talaga ako type. Pero crush ko pa rin siya. And as the months went by, naging super duper crush ko na talaga siya. Yung parang kapag nakikita mo siya, lumalakas talaga yung beating of your heart. Ganun. So, what happened next is, after a few months, ayun, nag-break na naman sila nung kanyang girlfriend na bago. And single siya for a few months. And January yata yun na nag-break sila or December, I don't know. Tapos February came, so syempre Valentine's Day. Sabi ng mga friends ko, so nung nag-break sila, parang nagte-text-text na kami ulit. Tapos sabi ng mga friends ko na daddy, daddy, kasi yun ang tawag ng mga tao sa kanya. Daddy, daddy, bigyan mo si ano, Ina ako ng rose for Valentine's Day. Sabi niya, yuko, bakit? So, sabi naman nila sa akin na hindi ko alam na sinabi nila kay Kenneth na bigyan ako ng rose. Pero sabi nila sa akin, sabi nila, maghanda ka kasi bibigyan ka ni Kenneth ng rose. Sabi ko, bakit niya ako bibigyan? Hindi man lang kami MU. Friends lang kami. Tapos, ayun, sabi nila, basta-basta maghanda ka. Magpaganda ka kasi bibigyan ka niya ng ano, rose. Baka ayain ka mag-date. Eh, eto naman si Ako. Umasa si Ako. Pero walang nangyari.
ano pa nangyari? So, since noon, nagte-text-text kami ulit, and parang mas madalas kami nagte-text, parang meron ng something sa aming pagte-text na parang fling-fling na ng konti, pero hindi talaga. And then, ayun, nalaman ko na alam niya na crush ko pala siya. Kasi pinagsasabi na ng mga tao talaga. Kakaloka, nalaman niya. I think matagal na niyang alam. Pero hindi niya ako nilinggawan ng first time. Pero anyway, it's okay. And then, March came by, and March is birth month ko. So, in-invite ko siya sa aking 18th birthday, which I spent na nag-island hopping lang kami ng friends ko. Pero, hindi siya pumunta kasi nahihiya daw siya. I don't know why. Na-hurt talaga ako kasi akala ko I was special to him. Pero it turns out, hindi naman pala. So, parang, wala lang pala. So, parang ayun, hindi na ako. Medyo naging cold ako sa kanya. Char. And then, naalala ko noon, tinanong-tanong niya pa kung sino daw crush ko. Kahit na alam niya. Tapos tinanong ko rin siya, sino crush mo? Tapos may sinabi siyang dalawang babae. Tapos sinabi niya, ako daw. Char! Ako din daw. Pero pang last ko. Anyway, after that, so ayun, naging cold ako sa kanya. And then, noong April, merong kaming classmate na mag-birthday. Tapos magde-debut siya, magpa-party siya. And kasali ako sa 18 candles yata yon or roses, nakalimutan ko na. Tapos siya, kasali siya. No, candles or treasures. Siya, kasali siya sa 18 roses. Kaya, meron kaming production number. Tapos, syempre, yung 18 candles, which is kami mga girls, tapos 18 roses sila mga boys, sa sayaw. So, we meet every day noong summer. I think that was April. Yeah, April. I don't know kung nag-start na yung classes noon. I actually forgot kung nag-start na yung summer classes at that time. Pero nag-take kami ng summer classes together din ni Kenneth. And since meron ngang debut, merong presentation, napapractice din kami together. So, I always look forward. Ah, parang wala pang summer classes that time. Or was it Saturday na magpa-practice kami ng sayaw? I think Saturday. Nakalimutan ko na talaga, guys. Pero I know it's not just a Saturday kasi consecutive days yun na pumupunta ako dun sa... Ang layo pa kasi lapu-lapu ako. Tapos yung pagpa-practice namin Abeliana, nakakatamad kasi mag-jeep lang ako pamunta dun. Tapos, it takes 3 rides para makarating dun. Punta tayo si Kel pa. Pero, okay lang. Kasi may inspiration akong pumunta doon, which is Kenneth. Tapos, may isang time nga na nagpa-practice kami. Tapos, pagdating ko doon, parang wala pa siya. Tapos, alas 7 na, alas 8 na, wala pa rin siya. Tapos, na-late lang pala siya nandating. And, nung time pa na yun, yung na-late siyang dating, naka-black siya. Tapos, ang puti-puti niya tignan. Parang bango niya. Kapo niya. Parang ganun. Tapos, ang slim-slim pa ni Kenneth noon, guys. Siguro, mag-i-insert ako ng mga luma naming pictures while I am talking. And, nung time na yun talaga, nung na-late siya, hindi ko alam bakit, pero, hinatid niya ako papunta sa sakayan. Yeah, sa sakayan lang. Tapos, he gave me a kiss on the cheek. Oh my God. Naano talaga ako na. Basta. I was so kilig. And then, he kept on doing that until natapos kaming mag-practice para dun sa presentation. Nakakaloka pa kasi merong part sa sayaw na kailangan partner. Syempre, alam ng mga tao na parang nagte-text-text kami tapos crush ko siya. Kami talaga yung pinartner nila. Merong patwirl-twirl na yung aakapin kang lalaki. May mga ganun. Tapos meron pa yung hihiga ka parang dito sa lalaki tapos kasi ang laki-laki ko tapos si Kenneth ang slim-slim. So
tumawa lang kami at that time. Ayun, I don't know, baka na-develop siya sa akin noon or I'm not sure. Nakalimutan ko ng kumain. Talak ako ng talak. So, ayun na nga. A day before the debut, naging kami na. I think nilagawan niya ako. 1 week lang yata. Tapos, after ng mga practice, nagdi-dinner kami. And, meron pa nga isang time na para na rin kaming nag-date. Pero, meron kami kasamang isa, yung lalaking friend ko. Kasama namin siya. So, tatlo kami. Nag-date kami. Ay, hindi ko na maalala yung iba. Pero, ayun na nga. Tapos, nililibre pa niya ako ng mga dinner. Ano-ano pa ako noon. Ay, hindi ko na maubos. Char. And then, parang sinagot ko siya day before ng debunga. I don't know, baka hapon yata yun or gabi. So, nung day ng debu, doon kami makikita sa party. And, ayun. Kami na. Anong time na yan? Ay, nako. That was so surreal to me. And, hindi pa alam ng mama ko na kami na mag-boyfriend na kami. Kasi nung March nga, birthday ko, so 18 ako. So, pwede na ako mag-boyfriend. And nung April, may boyfriend ako. Hindi pa alam ng mama ko na may boyfriend ako. A few days or a few weeks, parang na-sense na ng mama ko na meron na akong boyfriend. Kasi, pag nagte-text daw ako, ayun, medyo napapasmile na daw ako. Kaya sabi niya, meron ka ng boyfriend. Sabi ko, bakit? Pasmile-smile ka dyan sa iyong pagte-text. So sabi ko, oo, meron na. 18 na ako, diba? Pwede na. Sabi niya, may boyfriend ka na pala. Bakit hindi mo yan pinapunta dito sa bahay? Dapat makilala muna namin yan bago mo sagutin. Sabi ko, eh sinagot ko na. Wala nang bawian. Sabi niya, papuntahin mo dito yan. Dapat makilala namin yan. Parang strictang-stricta siya. So yun, sinabi ko sa kanya, uy, sabi ng mama ko, kailangan mo lang pumunta dito. Kasi kailangan kanilang makilala. Tapos, sabi niya, oh, bakit? First time daw niyang gagawin yun, yung pupunta siya sa bahay ng babae. Kasi ipapakilala sa parents or sa family. So, medyo nervous talaga siya. And then, nag-ano pa siya nung nag-polo. Tapos, sabi ko sa niya, huwag ka mag-short ha, dapat magpantalon ka. Nakapantalon siya. Napuno yung memory card ko, guys. Pasensya na. Pero, kusog na ako. Hindi ko na kayang ubusin yung pancit canton. Ang dami-dami pa ako. Isasnack ko na lang yun mamaya. Anyway, back to the story. Nabusog kasi ako sa memories. Char. So, ayun. Pumunta siya sa bahay namin. Nagustuhan naman siya ng parents ko. Sabi pa nga. Tapos, parang nagpinaliguan yung sarili niya ng pabango. Bumango ng todo yung bahay namin. Naalala ko, sabi pa nga ng papa ko sa mama ko yata, sabi niya, hindi magtatagal yung dalawang yan. Kasi daw ang taba-taba ko, tapos si Kenneth ang slim-slim. Siyempre daw, maghahanap ng slim si Kenneth. But it turns out, he didn't. Sinabi ko rin kay Kenneth nung first na siya yung first kong boyfriend. And don't hurt me because you are my first boyfriend. So yun, we've been together for 9 years and 4 months without any breakups at all. And we've been married for 8 months already. So it has been such a nice journey. And definitely, nung bago pa kami, like I think after 1 year, tapos until 2 years or 3 years kami, lagi kami nag-aaway. As in, lagi talaga kami nag-aaway. Halos every day. Because I was so childish. And he was my first boyfriend. And malaki yung expectations ko sa kanya. Minsan, hindi niya nami-meet. Sabi ko, minsan, hindi niya ako nakahatid. Tapos yun, inaaway ko siya. Bakit yung mukoy natin? Ganun ako noon. Kasi I was so childish. And super swerte ko lang. Kasi super understanding ni Kenneth. Minsan, childish din siya.
Of course, he has hurt me in some ways, pero I forgive. I've hurt him in some ways and he forgives me. Definitely, it's a give and take sa relationship para it will work. And we really wanted it to work, and I really wanted it to work kasi gusto ko talaga na my first boyfriend will be the one that I will marry. And thankfully, God has made it so. And thankful ako kay Kenneth kasi naging patient siya with me when I was very childish before. And with my attitude na minsan, I'm so moody. Halos ngayon, hanggang ngayon, parang medyo moody din ako. Pero, yun, I'm thankful for him. And I'm thankful to God na binigay niya si Kenneth sa akin. I wouldn't want any other man at all. Yeah, yun na yung aming love story. After we graduated, we didn't have any fear na malalayo kami sa isa't isa or na hindi na kami mag-last yung aming relationship dahil mag-iba na kami ng work. Like, hindi na kami magkikita everyday like before nung nag-aaral pa kami. Syempre, merong adjustments pero we made it work kahit na minsan once or twice a week lang kami magkita. Madalas nung nag-work pa kami, once a week lang kami nakikita. Pero we made it work kasi our relationship is built on mutual trust and we take care of that trust. Kasi once the trust is broken, it's very hard to bring it back. Definitely, based on experience. Yun na yung aming love story, guys. Matagal nyo na itong nire-request sa akin. And noong May of 2015, na si Kenneth sa akin nag-propose. Dun ka. And dun siya sa Singapore nag-propose sa akin, guys. He gave me... I'm not wearing the ring kasi tignan nyo. Parang may allergy sa aking finger. Kaya hindi ko ma-wear yung aking engagement and... Excuse me. Wedding ring. And he gave me this ring. This lovely ring. Ayan. Super ganda. That is our love story. Sana nag-enjoy kayo. And I hope you learned something from this. Or you took something from this. Just know that a relationship will not work if only one person is giving. It has to be a two-way street. And it takes hard work to make a relationship work. It takes understanding. Patience, lots of love, and care. Char. Pero yun, that's it for my video, guys. Sana nag-enjoy kayo. Please like, subscribe, and hit that notification bell para ma-update ka every time I upload a new video, which is every single day. And leave your comments down below as well. I'd love to know your love stories as well. I read all the comments, so magiging masaya yun if you share your love stories to me in the comments as well. Thank you so much for being here, my beautiful baby girls. I love you with all of my chubby heart, and I hope to see you in the next video tomorrow. Bye!